Good to see you. Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, finally, mapapakita ko na ang official new room tour. And backstory lang, itong kwarto namin is old gym talaga siya. Para makita nyo pinaka before talaga ng room bago siya ayusin, ilalagay ko yung link ng empty new room tour sa description box. Vlinag ko rin yung buong process ng pag-aayos ng room, pag-design nito. So ilalagay ko din yung mga decorate with me and moving in vlog sa description box. Ito guys, ay design ng daddy ko. So si daddy nag-design. Nag-merge kami ng ideas ng kapatid ko tsaka kay daddy. Ito na talaga yung pinaka-max na magagawa namin sa room. Wala naman na kami masyadong iibahin. Wala na kami masyadong itadagdag. May mga planong hindi natuloy na sinabi ko dun sa empty new room tour. Pero naging okay naman din yung kinalabasan. But may my bird! My birdie! I am not bragging in any way, shape, or form. Gusto ko lang i-share. So, iikot ko lang kayo sa kwarto. Excited na ako makita niyo yung kwarto. Ayun, okay na. Bye! Ng kwarto. Sinama ko kasi ito sa empty new room tour. And ang dami din ding nag-iba dito. Ito guys ay from old room namin. Kung napanood nyo dun sa room tour na ginawa ng kapatid ko. Ilalagay ko din yung link na yon sa description box. Pero yung old room namin ni Angel. Sa isang kwarto na talaga kami natutulog ni Angel. Isang kwarto na kami ever since. Ito lang nakalagay. Let your faith be bigger than your fears. Tapos nilagyan ni daddy ng ganto. Etong side naman na to is mostly magulo to. Pero inayos ko para sa room tour. So may mga plant lang si mami dito. Last time may chairs dito. Iniba na yung pwesto. Tapos itong taas, umiilaw din to guys. Nilagyan ko ng mga fake na leaves dun sa taas. Pasok na. Come in na. Come in na. Come in na. Good. Sigaw nga. Come here. Aba. Go inside. Ito yung parang pantry area namin ni Angel. And andito yung mini ref namin. Pakita ko lang yung ref saglit. Fully stock kami ni Angel kasi kaka-grocery ko lang din kahapon. So andito yung mga water, yung fresh milk kasi nagko-coffee kami, mga other tumblers, sauce ng pancake, peanut butter, and then mga cheese. Sobrang hiling namin dyan sa cheese. Andito yung mga Pop-Tarts. In-unbox ko rin yan. Andiyan lahat ng flavor. Ginagawa naming dessert ni Angel sa gabi yan. Kinakain namin. Andito yung mga veggies. Meron ako biniling kiat-kiat. Mga alcoholic beverages dito since malapit na yung birthday Angel. Smirnoff. Flavored beer na lychee. Tapos meron ding soju. Tapos mga meat. Ito talaga yung freezer. Sobrang liit lang ng ref na to guys. Tapos itong taas, lagayan lang ng bread and then other containers for Gucci. Itong area na to, ang aming... Aww, our little baby potato! Sobrang love namin ng potatoes ni Angel, guys. Alam niyo lahat ng sizes nandito, kahit itong mga malalaki. Sobrang love talaga namin ng potatoes. So, ayan ang potato marbles corner. Ito is mga eggs lang namin. So, ayan, nandito yung egg ni Gucci. Angel, nag-crack yung isa. Another area ng lagayan namin. Ito naman yung mga gamit na hindi pwede ilagay sa ref. Nandito yung mga extra naming milk, mga ketchup, century tuna na pinadala sa akin, bawang, sibuyas, mga toyo, and marami pang dry goods dyan sa loob.
loob. Tapos itong baba, yung mga pansit canton, ito yung sa akin, tapos sa kapatid ko, itong mga spicy, tapos other stocks ng egg dyan. Hindi ko na ipapakita yung likodan kasi andun nakalagay ang dog food ni Gucci at saka ni Scooby. May container ako dun sa loob. Andyan na yung aircon na area. Itong part na to guys ay part ng kapatid ko and ibang-iba to sa area ko. Mamaya makikita nyo. Iba yung trip niya dito and iba vlog niya to. So kung gusto nyo panoorin yon, abangan nyo si channel ng kapatid ko. Okay, Gucci. Sir! Hindi ko to hahanasin. May stairs kami, paakit dun sa bed na area. Tapos kaya may ganito, ito palang mga skateboards na to is from Unitop. Nakaharang siya dito kasi gumagawa kami ng boundaries kay Gucci at saka sa bed namin na area. Dito lang si Gucci sa baba. Pero minsan tabi-tabi kaming matulog sa taas, umakit si Gucci. Pero ayan, nandyan kaya nakaharang yan. Andito yung area ko guys, isa-isahin na muna natin. Unahin natin dito sa area na to. Plain lang talaga tong wall na to. By the way, itong wall guys, yung bricks is sticker. Hindi siya yung totoong bricks tulad nung sa dati naming kwarto. Bricks ulit yung ginawa ni Daddy dyan. Iniisip ko na parang ang plain lang niya. Kaya naisipan kong lagyan siya ng mga plates. Itong mga plates na to guys ay from Shopee. Lahat pala ng pwede kong mailagay na links ay ilalagay ko sa description box. So kunyari, nag-wonder kayo kung saan galing to, saan galing yan. Mostly sa mga decors na meron ako dito is from Shopee and Lazada. And hinol ko rin yung mga yon. Tinape ko to nung una and hindi siya nag-work. Tinulungan ako ng pudra kayo. So ayan, dinikit namin. Tapos naglagay lang din ako ng fake leaves dito para lang may green vibes. And then, itong area na to is parang happy corner ko. May nakalagay lang na art na bot dyan. Ito from Shopee din. Feeling ko na sa character ko siya. May plant. Ito guys ay snake plant. Kailangan ko na siyang lagyan ng tubig. Binigay to ni mommy sa akin. Tapos nandito yung mga coasters, car keys ko, and then yung mga earbuds ko from Studio. Pati itong Studio na speakers, inilagay ko din dito. Ang cute ng plate na to. Wait lang, papakita ko. Ang cute ng plate. Nilalagyan ko itong mga coasters ng tumblers. Kasi mahilig ako sa tumblers, guys. Ayan, andyan lang sila. From Shein. Itong neon sign na to. Hindi ko din alam kung saan ko ito ilalagay dati. Tapos nakita ko na pwede siyang isabit. So, isinabit ko na lang siya sa pako. Ang cute din yan, guys, pag gabi. Pag ito lang, tsaka yung neon sign naka-open. Cute lang ng vibes. Ito talaga ang area kung saan lagi akong nakaupo. Dito talaga ako tumatambay. Dito ako nag-i-edit. Dito ako nanonood ng movies. Andito nangyayari lahat. Ito yung pinaka gusto kong part. Andito yung laptop. Pencil holder. Ayan, ito yung holder ng mga ball pen and all. Ito, binili ko lang din to sa Shopee. Wala na akong maisip na paglalagyan niya. So, nilagay ko na lang dyan. Andito yung mga post-its, USB. Ito namang phone holder. Ito, tinatago niya yung kaguluhan talaga. Like, legit. Andyan sa loob lahat ng extension wire ko. Andyan lahat nakakonek. Andyan lahat nakasaksak. Para kahit papaano kumalma yung wirings dyan. Itong table, wala tong salamin dati. Pero yan, nilagyan na siya ng salamin. Sinabi ko talaga yung kay Daddy kasi alam ko magbabakbak at any point. Itong table namin, tas color white pa siya, so masyado siyang mag-a-attract ng dumi para maprotektahan kahit papaano yung table. Itong ginawa ni Daddy, nilagyan niya ng parang mga gantong design. Naisipan kong sabitan siya ng mga headphones, so andyan yung mga headphones ko. Itong ilaw na to guys, from old na room din namin to ni Angel. Kailangan magsulat, may ilaw ako dito. Tanggalin natin masyadong maliwanag. Itong chair ko, baka may mag-ask sa inyo, from All Home. Itong cushion na ginagamit ko para mag-support ng likodan ko, tsaka para maging comfortable. Sa Shopee ko ito nabili. Memory foam siya. And ang tagal na nito sa akin, hindi pa siya parang numinipes. Hindi na din masyadong sumasakit yung likod ko. Medyo pricey siya. Pero alam ko na ibibigay niya yung support ng likodan ko. Tsaka magiging comfy ako habang tumatagal pagka meron ako nito. So, ayan lang. Black lang siya. So, hindi masyadong halata. Andito tayo sa babang part ng study area ko. And yan, may ginawa lang si Daddy parang pwede naming lagyan ng anek-anek dito sa baba. Yung naisip kong ilagay dito sa side nito is mga organizers ulit. Ginawa ko lang tigda dalawa para marami akong pwedeng ilagay. Ay, andito yung mga Polaroids ko. Pero mostly si Gucci lang naman yan. Mga picture namin ni Gucci. Laman nito is mga tech accessories, expansion disc, earphones, ibang mga wirings. Itong next naman, random stuff lang din. Mga extra kong organizers, andito ko lang din inilagay. Makeup bag ko. Ito guys, ay from Easy Peasy. Everyday Makeup Shazam. Itong other stock naman, andito yung mga lashes from Polash. Panglinis ng kuko. Itong set na to, nabili ko din to sa Shopee, pero yan, lahat nandito na. Itong isa, ang laman lang neto, yung mga phone cases. Pinadala to ng Casetify sa akin. Ayan. Tapos ito, favorite ko din from Casetify. Ang cute. Nagpapalit-palit ako ng case. Depende sa kung anong trip ko. O kunyari kung anong kulay ng outfit ko. Ito na yung last. Laman nito, random lang din. Mga lagay ng AirPods, calculator. So, itong last naman is mga pang-ipit ko.
headband, extra lagay ng mga salamin, scrunchies. Minaximize ko lang yung space na itong baba kasi yun ang pinakakulang sa dati naming kwarto. Wala kaming masyadong lagayan like mga organizers ni Angel. Dito naman sa mas looban, andito din yung tech accessories na pouch bag. Nung nag-travel kami guys, as in, gamit na gamit ko to. Tinatago kong mga warranty like ito for camera ko. Hindi ko naiisa-isahin. O, konti lang yung mga libro ko, hindi ako masyado mahilig magbasa. Yung mga highlights na mga books dito. So, unang-una is itong Harry Potter and the Cursed Child. Pinigay ito sa akin ni Kuya Harv. Hindi siya yung story mismo eh. Bale, ito yung mga act, mga scenes lang nila. So, dito makikita mo yung mga act 1, scene 7, ganyan. Ang cute lang nito and sobrang happy ko na meron akong book ng Harry Potter. Tapos binigyan din ako ni Kuya Harv ng isa pang book. Ito naman is Fantastic Beasts. Nadami ko ding book ng Dark Diaries. Hindi ko to complete pero binabasa ko talaga yan dati nung bata pa ako. Mga rattan lang yan. Ang mga nakalagay lang dyan is coloring materials, rulers, tape, and then hindi na natin isa-isahin. Ito guys, organizer din tong baba. Random lang din yung nakalagay dito. Dito yung alkansya ko. Ito yung alkansya ko. Lahat ng coins diretso dito sa alkansya na to. Tapos mga Scrabble na games, other art materials, mga papeles, nandiyan nakalagay. Pinaka-importante sa buhay ko, ito yung planner para planado ang buhay, planado ang mga kailangan gawin. Importante yung planner guys, depende kung ano yung trip niyong planner. Ako kasi mahilig akong magsulat kasi mas maaalala ko. Siya lang yun ang nakalagay dyan sa taas para madali lang hilain. Ang aking labahan, sa Shopee ko din to binili, pero yan lang siya, normal na labahan. Ang dami nilang colors na available doon. Wala lang, labahan ko lang, share ko lang, pero ayan. Ito din ang other part ng study area ko, yung trash can, may wet and pang dry. So, yung wet is dito mapupunta. Tapos dito yung dry. And ito guys, nandito lang to sa ilalim. Andiyan lang yan, tinatago ko lang. Mas malaki to kaysa dun sa old na closet ko sa dati namin bahay. Mas madami akong nalalagay dito. Dito yung mga... Okay. It's coming. Oh! Oh my God, the main character's here. I'm so happy. Gucci, don't go. Kami na Gucci ko nga! Kami! Please! Thank you! Sit down! Oh! Sit down! Na Gucci ko nga! Ay no! Na Gucci ko nga! Ipakalas-kalas ko siya. Gusto mo yun? And dito nga yung area ng mga jacket. So, itong side na to ay ito yung mga statement pieces. Ang daming mga ganap. Ayan, mga fuzzy jackets. Tapos itong side naman na to, dito din yung ibang fuzzy jackets. Pero, mas dark yung kulay. Yes, Gucci. Halata naman na sobrang hilig ko sa hoodies. Ang dami ko talagang jackets. Ito sound bang... Mga ganun ba? Gusto niya ng butt scratch. Okay, moment for Gucci lang talaga ito. Yung iba dyan galing sa ukay. Ano nag-uusap na siguro tayo dito? Kaya nga. Nag-iin naman tayo, tapos tinali si Gucci, tapos nagtatrawa. Kasi hindi kasama sa phone. Totoo. Nagpapanik kasi si Gucci pag tumitinis yung boses namin ni Angel. So, pag hindi siya involved, nagtatampo talaga. Humiga ka na, huwag ka na mahiya. Andito sa part naman na to, from Shopee din to mga gray na to. Gucci, I'm so happy you're here. Itong taas na part, nakita niyo yung mga boxes na yan. Yan guys ay from Festival Mall. Nilagyan ko lang ng mga pambahay yung isang side. Ito is yung color, tapos ito naman, black and white. White. And then, Gucci's here! Yung neon sign na nasa taas from Shopee din yan. Color violet lang kasi trip na trip ko talaga yung violet ngayon. I know. Oh, gee! Nawamad ka na! Para kagatin! From Festival Mall nga yan. Sa Landmark ko sila nabili. Nakalagay lang box, tas number 1. Black and white na pambahay, tas nandito yung mga colored. Sobrang dami kong pambahay. Syempre, kailangan yan yung pinaka-comfortable na outfit na susuotin ko since nasa bahay ako. Ito ay from Shopee din. Bumili ako ng 3 para sa mga face mask. Ito yung mga belts. Hindi ko na tinutupi itong mga to, pero mga panties ko yan, mga headbands. Ginawa din namin ni Daddy itong bag shelf. Minsan iniiba-iba ko yung mga nakalagay dyan, pero for now, ayan yung trip kong ilagay. From New Chic, Urban Revivo, Society 8, Yes Style. Itong dalawa from New Chic. New Chic, ito naman from Shein. Itong mga organizer na to. Sobrang ganda ng mga organizers na to, guys. Ito ay mga Lukupin or Lukupan. Hindi ko alam paano bigkasin, pero ayan. Nandito nakalagay yung mga bra ko. Lahat yan from Shopee, pati mga nipple covers. Tapos itong isa, nandito yung mga sports bra na hindi ko pa sinusot kasi tinatamad ako mag-workout. Tapos, nandito naman, ito yung mga other bra din, other
nipple covers, mga crop top na complicated ihang, like mga one-sided, mga kailangang itali. Kaya ako nilagay dito para hindi sila gumulo sa cabinet ko. So, andyan, nakaganyan lang. Another part ng closet, nireorganize ko to, nilagay ko lahat ng pants dito sa taas. Kita nyo, nag-overflow kasi may bagong dumating na damit. Dito yung mga brown, mga black, mga denim, at dito yung mga printed, tas mga whites nandito. Kaya nakatago yung mga white kasi gusto kong magamit itong mga kulay na hindi ko talaga nagagalaw. I swear, isa sa mga the best na hangers na nakuha ko. Madaling hanapin yung mga kailangan. Tapos dito sa baba, andito yung mga joggers. Nilagay ko ulit yung mga color brown kasi yung brown yung trip kong suotin ngayon. Mga colored na dito. Ito yung mga violet, mga blue. Tapos nandito din yung mga black. Ay, ito I think yung mga printed na tops na mga ganyan. Parang collage yung design. Tapos mga black, mga blue, mga red. Andun yung mga normal na t-shirts. Ginawa din namin ito ni Daddy bago sila umuwi ng Bohol. Andito yung mga crop top. Dati na dito yan nakalagay, pero inilipat ko na lang dito. Color coordinated din guys, mga white, black, red, pink, violet, and then blue. Andun pa yung ibang kulay. Tapos nandito yung mga dresses. Ito yung mga short sleeves, long sleeves, denim na jackets. Ayan, mga color coordinated tong denim jackets. Tapos mga tuxedo nandito sa dulo. Inayos ko din to. Maliit na organizer na to from Shopee. Mga perdible. Yung mga malalaking earrings na hindi kasya dun sa isa kong organizer. Mga stickers na to from Tattoo Mundo to. Pinadala nila sa akin. And ito yung Polaroid ko. Nagka-crock na siya. Inorganize ko din yung mga glasses. Lahat halos to ay from Shopee. Tapos hinang ko lang siya dyan. Nakipag-collab yung si Jetsu sa akin. Nandito lang din nakalagay yung mga salamin. Sa itong baba naman, favorite ko rin tong part na to. Kasi nakikita ko at na-organize ko ng maayos yung mga necklaces ko. Andito din yung mga mask holders from Shopee, yung mga yan. Tapos itong salamin ko from Skin House Laser. Andito yung aking vitamins para maalala kong inumin. So, andito yung mga medicines ko. Pag kunyari, masakit yung puson, biogesic, vitamins. Ito yung lagayan ko ng earrings. Inorganize ko din to last time. Ito namang isang organizer, travel size to. Kung sakaling ta-travel kami ulit, ito yung gagamitin ko. Itong babang area guys, andito yung mga shorts, cyclings, mga pambahay kong shorts, maong na shorts. Andito yung mga favorite kong biker shorts from Shopee. Halos lahat ng kulay, meron na ata ako. Jogging pants, mga pantulog nandiyan. Boy shorts, favorite ko rin suotin yung mga yan. Pleated skirts, skater skirts, boy shorts din to, mini boy shorts. Andiyan yung mga leggings. Inayos ko talaga siya para madali kong hanapin yung mga gamit. Andito naman, itong salamin na to. Ang salamin lang namin sa kwarto is itong malaki na naandito. May salamin din kami dito na malapit sa closet. Hindi ko alam kung saan to pinagawa ni Daddy, pero si Daddy din na nagpagawa. Tapos ang original na lining net ito is silver, pero pinalitan ko ng black. Wallpaper lang yan na color black. Naka-stand lang siya imbes na ihang ko. Para ma-prevent na mag-slide down, nilagyan ko siya ng mat from Shopee din yan. Ito ang shoes na area ko. Sa dati naming kwarto, yung mga shoes namin, nasa pinakalapag lang, nadudumihan talaga, grabing alikabok talaga yun. Ang ginawa ni Daddy is, para nakaganyan na siya sa wall. Minaximize talaga ni Daddy yung buong space para marami kaming mapaglalagyan. Mas nakikita ko yung mga sapatos. Mas alam ko kung ito yung trip kong suotin sa araw na to, ito yung bagay sa outfit, ganyan. Kaya rin gusto ko ng ganito kasi nakokontrol ko yung sarili ko mag-hoard ng madaming sapatos. Kasi pagka hindi na siya kasya sa mga lagayan ko, edi time na para i-let go, ibigay, ganyan. So, andito yung mga shoes na trip kong suotin. Hindi ko pa nasusot yung iba dito. Syempre, sa pandemic tayo, hindi ko sila napopormahan masyado. Pero andito yung mga boots from New Chic, Urban Revivo, Nikes ko. Ito guys, ang favorite kong Nike na sobrang minsan ko lang gamitin. Binili ko ito para sa sarili ko. Cute lang kasi alam mo, pinaghirapan mo yun. Tapos, ayan, may memory ka na, ay, eto, binili ko yan, yung nagkasweldo ako. Maaalala mo yung achievement. Shadow siya, guys. Sa 80C ko siya nabili. And sobrang minsan ko lang na ito gamitin. Takot na takot ako magka-Kristo. Ang cute lang, dami na nating shoes. Kung napanood niyo yung Decorate With Me, part 1 ata, hindi ko pa nakalahati yung mga shoes dito. As in, wala talaga akong shoes masyado. Pero tingnan niyo, filled up na talaga siya. Ito yung pinakagilid ng mga shoes ko na part, lagayan ng mga bags ko na hindi ko malalagay dun sa bag shelf. Mga baguette bags, backpack. Itong bag na to, itong color white. Sobrang memorable ng bag na yan kasi bigay ni mami yan sa akin. Coach yan. White pa yan dati pero sobrang gamit na gamit ko. Dirty white na siya ngayon. Organizers ko pag nagta-travel. Bag na ginagamit ko for Gucci. Inilagay ko din dito yung guitar ko. Sandito na tayo sa area ng coffee table namin. And iba talaga yung kulay ng coffee area na to. Color brown to pero iniba ko.
ginawa kong black para magmamatch siya dito sa salamin. Most of the time, nandito na talaga kami ni Angel sa kwarto. Bumababa lang kami pag kailangan namin magluto, pagkakain kami. Nandito may mga airtight container jars. Nabili ko to sa Shopee. May Coco Crunch lang dyan. Tapos, nandito yung coffee at yung sugar. Nandito yung mga utensils, mga metal straws, mga maliit na spoon, thermos. Nagiinit kasi kami ng water. And then, itong mga coasters na to, naratan from Shopee din yan. Itong babang part, nandito yung mga snacks namin ni Angel. So, Cheetos, Honey Butter, may Moby Den, Chips Delight, Stick-O. May mga plates kami para sa Coco Crunch, mga extrang mason jar, tasa din dito pag nagtitimpla, picnic, mga bubble gum. Tapos ito guys, favorite ko tong picnic na to. Ito yung spicy and hot. Ayan lang naman yung area na yan. Simple lang siya. Tapos na-fill up niya yung gap kasi wala talaga kaming maisip ni Angel na ilagay dito sa area na to. Ayan, may plant lang para may green vibes. So, ayan lang naman siya ang aming simple coffee area. So, itong area na to guys, si Angel din ang nag-decorate na ito and hahanasin niya to kada part sa channel niya. Ayan lang, bed ni Gucci yan. So, ito na yung CR na part. Ikutin ko kayo saglit. Meron akong buong vlog talaga na dinecorate ko talaga to and tinur ko rin kayo doon. Pero kung sakaling hindi niyo pa yun napapanood, itutur ko na lang ulit ng mabilis dito. Tingnan niyo tong salamin. Si Daddy nag-design na ito. Sobrang astig. Nung una namin itong nakita, feeling talaga namin is nasa hotel kami. Like, sobrang ganda talaga. Sobrang idol ko talaga yung tatay ko. Ginawa ni Dading perfect talaga since nagva-vlog kami. Like, area kung saan pwede din kami mag-vlog. Ito yung side ko. Ito naman yung side ng kapatid ko. Ito guys ay from Shopee. Lagayan namin ng tissue kasi tissue yung ginagamit namin pamunas ng mukha. Andito yung mga essentials ko. Like, lagi ko talagang ginagamit. Lalo na itong biotin. Sobrang love ko nito. Isa to sa holy grail products ko talaga. Yan, biotin, tapos itong lemon na Lux Organics Cleansing Balm, deonat, andito yung Bello, mga deodorant, perfume na bigay ni Mami, mga pinadalang perfume sa akin andito din. Dito naman inorganize ko lahat ng lip products. Hindi ko lahat nagagamit dito, pero pumupunta yung kapatid ko para kumuha dyan, so hinahayaan ko lang siyang mamili. Ito lang ang ginagamit kong lip product, itong Ever Bilena. Ang shade neto is Nightberry, pero ang gamit ko ngayon is Uptown Red. Hina ko lang din gumamit kaya antagal bago ko gamitin yung extra ko. Andito yung mga pang lenses ko. Ito pang linis to ng whiteheads. Itong pinaka last, another lenses. Ito travel size na solutions. Cotton buds, another na shave. Andito yung salamin ko. Sa mga nag-a-ask, ito guys ay from Owndays. Tapos andito yung solution namin ng kapatid ko. Nabibili mo sa EO and meron din ito sa George Optical. Dry shampoo. Pag kunyari hindi pa ako nakapagligo, ayan nag-dry shampoo ako. And ito try ko pa itong fresh na Skin Lab Brightening Body Scrub. Iba kasi yung gamit ko ngayon. Ito yung side ng kapatid ko. Feeling ko ipifilm niya din to sa channel niya. So, siya na ang maghahanas dyan sa part na yan. May bowl kami para sa mga toothbrush namin, toothpaste. Dito ko din nilalagay iba kong mga skincare. Ayan, paubos na itong Senka. Soap boxes para sa safeguard and all. Yung una namin beses na nakita itong sink na to, sobrang kinilig kami kasi ang ganda talaga niya. Para siyang pang hotel. Itong babang part naman, bumili ako ng organizer para hindi kita yung kaguluhan ng mga boxes. Ayan guys, ay from Shopee din. Katulad nung sa ibaba ng table ko. Color white. Hindi ko na i-open guys. Mga random lang talaga yung mga extra naming sabon. Yung mga nakalagay dyan. Aloe vera gel. Ganyan. Andito yung mga pang spray namin sa room para bumango yung room. Mga anti-odor and anti-bacterial para sa kunyari may accident si Gucci na nag-wiwi. Ayan, pinag-spray namin. Or sa CR pagka nag-wiwi siya after. Tapos yun na sa looban guys. Mga detergent. Kasi dito din kami naglalaban ni Angel. Side ni Gucci. Andito yung mga pang comb niya pag naliligo. Shampoo niya. Medicated shampoo. Paninis niya ng paa. Gucci's part talaga yan. Nothing special sa toilet bowl. Dilagyan lang namin ng halaman dito sa taas. Ito na yung shower area. Kung napanood yung dati kong tour dito, may tatlong halaman dyan. Pero tinanggal ko na kasi nakakalimutan kong diligan. So, namamatay sila. Nilabas ko na lang sila. Fake leaves lang yan, guys. Nilagyan ko lang din ng ano dito, frame. Coffee na design yung nilagay ko kasi parehas kami ni Angel na mahilig sa coffee. Andito lang ibang mga gamit namin. Ito yung scrub na ginagamit ko ngayon. Foot scrub. Ito yung butt scrub ko from Mink na avail to sa Lazada or Shopee. Favorite ko to guys. Kung tatanungin nyo ako kung paano mawala yung rashes or yung anek-anek sa puwetan, ito ang marerecommend ko. Ito talaga ginagamit ko every 3 days. Mga scrub namin, nandito lang. Ito yung area ng mga shampoo. Itong mga pumps na to, from Shopee ko lang din nabili. Yan, mga lagayan namin ng shampoo. Favorite kong shampoo and conditioner from Tresemme. Meron kaming salamin dito. Kunyari, maliligo ka, kita mo talagang hubad-hubad yung katawan.
katawan mo. Favorite ko guys ang maligo kasi natitake mo yung time as me time, tas nakiklense mo lang yung sarili mo, makikinig ka music. Love ko ng bathroom na to as in. Ito din pala yung naghihiwalay. Hindi kami shower curtains. Ito yung ginawa ni daddy. Mas trip ko to kasi since nakikita mo yung other side, parang hindi lumiliit yung CR. Maiwasan yung talsik ng tubig dito pag naliligo. Gawa ni daddy from old namin na bahay. Siya talaga nagkutkot, nag-ukit niyan. Tas sabi ni daddy, maganda daw paglalagay ng ilaw. So, bumili ako ng ilaw sa All Home. Color red siya. Parang in camera, parang siyang orange. Pero in person, red siya. Kasi gusto kong isama sa vibe neto. Ang cute niya lang. Nakadagdag siya ng sobra sa CR. Kung gusto nyo guys, panoorin yung vlog na dinecorate ko talaga to from start. Pinaka before niya talaga. Ilalagay ko yung link sa description box. Dito naman tayo sa pataas. So, itong hagdan na to is papunta dun sa bed namin area. Ginawang parang style ni daddy is loaf bed. So, nasa baba yung mga study area, yung closet. Tapos, sa taas yung bed namin. Para lang ma-maximize din yung space ng room, tas maluwag siya tignan. Gucci! Look kung nasan si Gucci! Wow, no, Gucci ko nga! Akit na nga tayo dito. Naka-sunglasses si Angel. Apat yung ilaw dito kasi ang laki ng kwarto para maliwanag siya. Ang cute na ginawa ni daddy, parang inikot-ikot niya yan. Dati akala ko hindi pa niya pinapasok, like kinatago yung mga wirings. Pero yan, design pala ni daddy. Part ni Angel to, hahanasin niya rin to. Pero same lang kami ng size ng bed. Let's go dito. Naumpog ako dito. Pagkagising ko kasi, katabi ko si Gucci, tapos wala akong salamin, so parang bulag talaga ako, tapos naumpog ako, tapos nawasak yan. Nagulat din si daddy. Hindi din nila naiintindihan kung paano to nangyari, pero nawasak ko itong part na to, naumpog yung ulo ko. But, anyway, mga stuffed toys. Ito guys, ay lahat bigay yan ni Lance. Tapos ito naman, nabili ko to sa Cebu. Anong name niya, G? Naalala ko pa? The Blip! Ah! The Blip! Ito si Juan. Ito si Basi, ito si West. Etong mga bed sheets na to, ito ay from Shopee din. Tapos itong malaking body pillow from Landers. Sobrang nakaka-proud talaga itong headboard namin. Gawa ni daddy to. Like, siya talaga nag-design. Hindi niya to binili or anything. Mano-manong tinahi ni daddy ng ganyan. Tapos, kahapon ko lang ni-repaint itong side table ko. Wala talagang laman na ka-ekekan yung side table ko kasi magulo ako matulog. Alam ko, matutumba-tumba sila. Ito lang nakalagay dyan. Laptop table, pag kunyari nanonood ng movies. Ayan, meron din ito sa Lazada, guys. Andito yung hair roller kasi minsan tumatabi si Gucci sa akin, so kinuha ko yung hairs niya. Speakers, Galaxy projector, pag kunyari gusto ko mag-project ng Galaxy camera. Andito yung Mema design. Bigay ni mami to sa akin, pero yan, yung mga pyramid sheet. Itong ilaw dito sa old naming kwarto to, ang kulay nito is white, tas naging gold, tas kinulayan ko ng black. Nilagyan ko lang ng fake na leaves dyan sa taas. Wala itong nakalagay dati, tas naisipan kong ilagay itong pinadala sa akin ng Instagram shop. Ilalagay ko yung Instagram name niya sa description box kung gusto niyo i-check out. Salamin siya na half moon. So, ayan lang naman ang taas na part. Sa mga nanood talaga since nung empty new room tour, wala lang, thank you so much kasi nintay nyo to. Sorry, natagalan talaga ng sobra itong vlog na to. And kung sakali naman na may pagbabago, i-update ko naman siguro sa susunod na mga vlogs. Yun muna for now, ayan na talaga siya, ayan yung max namin. Yung mga links na pwede kong ilagay ay ilalagay ko sa description box so you can check it out. Thank you guys so much for watching. See you guys on my next video. Don't forget to drink lots of water, drink your vitamins, stay safe. Natutulog si Gucci, pero nandito lang siya sa gilid ko. Siya sa baba. Yun na guys. Bye!